Okay, so umpisahan na po natin, magluto po ng spam with potato. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin lulutuin. Madali lang po siya, as in super bliss. Kung pagod po kayo sa work, ito po yung pinakamabilis na pagkain na pwede nyo pong lutuin pag may lazy days after work po kayo. So habang nagpapakulo po ako ng mantika, papakita ko po sa inyo yung ingredients. So, gumamit po ako ng 2 can ng spam, 25 less sodium. Nasa sa inyo na po kung ano po yung klaseng spam ang gagamitin nyo po. Pero para po sa amin, nagluluto, gumagamit po ako ng 2 can para po may pang dinner at may pang lunch na rin po kami mag-asawa. Bawang, mga 5 cloves po ng bawang, sibuyas, at bay leaves po. Pinaghalo ko na po yung salt and pepper. At ito po yung fish sauce or patis. Gumamit rin po ako ng mga 5 piraso po ng potato. Tapos binabad po sa tubig para hindi po siya mag-brown. So lahat po yan ang ating ingredients. Yan po. So mainit-init na po yung mantika natin. So, isasutay na po natin ang ating bawang. At ilalagay ko na rin po yung sibuyas natin. Ayoko po siya ng masyadong brown para hindi po, mas para po sa akin ha, mas gusto ko po yung konting sotay lang po sa bawang para hindi po siya, hindi ako napapaitan. So after po ng bawang natin, ilalagay na po natin ang ating potato. So tinanggal ko na po yung sabaw ng potato natin, kaya wala na po siyang tubig. At habang ganyan po siya, ilalagay ko po ang ating pinaghalong asin at paminta. Ilalagay ko rin po ang ating bay leaves. Tatakpan ko na po ito at papakuluan ng at least 2 to 3 minutes sa medium heat po. So, i-check na po natin siya. Make sure na hahaluin din natin para hindi po siya magdikit sa kawali. Siguro 1 more minute pa po. Ayan, check na po ulit natin. Ayan, kung makikita nyo po, yung puti po sa potato, nasa gitna na po siya. So, we don't want it na overcook. Tapos, ihalo na po natin ang ating sliced pan into cubes. Lalagay rin po natin ngayon na ating patis. At tubig po. Ayan.
Nilalagyan ko po siya ng marami-raming tubig kasi yung mga anak ko po mahilig po siya sa mga sabaw-sabaw. Kaya nasa inyo po yan kung gusto niyo po siya masabaw o hindi. Pero para po sa amin, naglalagay po kami ng konting sabaw. Tapos, papaklaw lang po natin siya ng another, I would say, 3 to 5 minutes. Alright, i-check na po natin ang ating spam with potato. Yan, luto na po siya. So, papatayin na po natin yung kala natin. At haya na lang po natin siyang tuluyang maluto. So, usually po ako, habang mainit po yung kalan, iniiwan ko po siya dyan. So, kahit kailangan ko pa po ng konting luto, maluluto na rin po siya kapag mainit pa yung kalan. At least, hindi siya overcooked. So, yan na po siya. Tapos na po. Salamat po sa panonood.